Naglabas ng balita na mag-house to house. Yun ang unang balita ano, sa social media. Mag-house to house ho. Yun mga pulis. Para hanapin ho yung mga may COVID-19 na dapat ho sila. Yan ho unang statement. Ano? Pero clarify ho ng Malacanang. Linawin ho natin na ang dapat gumawa ho nito, hindi ho yung mga pulis natin. Tulad ng mga ganyang nakikita nyo ngayon. Kasi bothersome nga ho. Ano? Sabi nga ho ni Secretary Roque, you know, they will not go to house. They have to be reported. They will have to be reported by persons themselves, their family, or the barangay. Kasi may batas ho tayo dyan, 1133-2, na Republic Act ho niyan, na dapat i-report yung mga deceased tulad ho nito kapag nakita ho na meron sa loob ng pamamahay. At wala naman ho kayong kwarto, wala ho kayong sariling CR, i-report nyo na lang ho para nang sa ganun, maalagaan ho sila ng tama for 14 days ma-quarantine. Isa ho to sa mga hakbang na para wag na ho kumalat. Para wag na ho tumaas. Kasi kung hindi ho natin, kung papabayaan lang ho natin family members, kung dati pwede ho mag-home quarantine, ngayon paniguro na ho, ano? Pag medyo asymptomatic, pag may nakita nyo na ho, i-re-report nyo na ho yan. Kayo ho mismo sa pamilya na malaman ng barangay para mahiwalay agad at meron namang facility para dyan. Kaya yung local health workers, mga boss, hindi ho yung mga police kasi abay nagpista agad yung mga dilawan eh. Yung mga maiingay, yung mga kyaw-kyaw agad na parang lahat ho nakikita nilang bagay kunti lang palalakihin. Ito ho nakikita natin sa mga ito'y mga politikong wala hong magawa kundi kumontra ng kumontra. Kaya ngayon, ito, nilinaw ho yan ng palasyo na yun hong mga pulis ang presensya nila para magbigay lang ng assistance, para i-transport ho yung mga pasyente. Dito ho sa sinasabing kung meron man lockdown sa affected areas. Pero yung mga health workers ho talaga dapat ang siyang aatasan na pumunta sa bahay. Base doon sa pakikipagtulungan ng pamilya sa loob ng pamamahay ho natin na merong isang pasyente sa loob ng pamamahay na dapat i-quarantine ho yan sa tamang fasilidades, hindi ho sa loob ng bahay. Kasi pag ganun ho situations, abay, iba na hong usapan. Ang magiging problema lang ho sa atin, kunting kimbot lang, ano? Abay, nandun agad yung mga kumukontra, nagsasalita agad. Kung ano-ano mga sinasabi, kilala nyo sila mga boss eh. Sila yung mahilig kumakyaw-kyaw. Sila hong madaling mag-imbento, wala na hong tama. Kumisa nakaka-boysit pag nakita ho natin. Bad news laging nakikita. May mga media pa na ang laman ng kalambalita, puro bad news. Wala hong makikitang good news. Mas ginusto ho nilang puro bad news. Anong ibig sabihin nun? Nang magalit ang taong bayan. Nang magkaroon ng walang katiyakan at dagdag doon sa sinasabing takot at pangamba, kaya ganun ho sila. Ito naman mga politikong makakyaw-kyaw, ang iingay ho talaga mga bossing eh. So, yan, sinasabi na rin ho natin mga boss, linawin na ho natin, hindi ho yung mga pulis ang kakatoksin yung mga bahay at kukunin ho yung mga may pasabi ng ganun, may COVID-19. Bagkos ang pupunta sa inyo, yung mga health workers ng barangay ang kakatok at para sunduin yung membro ng pamilya na baka naman ho malala na yan, hindi na ho kaya sa loob ng bahay. O ngayon, ang tawag ho yan, Oplan Kalinga. Maging malinaw ho tayo mga boss para wag na ho kumalat yung mga sinasabang kyaw-kyawero. Ang dami mga sinasabi